Antipolo, Marikina at Maynila. Kaya naman ang Philippine Dental Association inalerto na ng kanilang mga miyembro upo sa bagong modus na ito. Ang PNP naman iniimbestigahan na ang kaso at may sinusundan na lang sinusundan na rin po silang grupo. Yung mga dental clinics din kasi madalas mga tago. Yung maakit ka pa, tapos yung talagang kayo-kayo lang. Tsaka, walang masyadong makaka-witness talaga. Yes, at saka usually isang sekretarya lang, right. Tapos yung dentista. Talagang, kumbaga, pagsasamantalahan yung kahinaan ng mga babae, di ba, sa ganyang pagkakataon. CCTV, no? Hindi ko alam kung paano, kasi police visibility, alam mo, maglagay ka ng sarili mong police doon, di ba? Pero at least, mahuli lang yung suspect. Kung sino man talaga yung consistent, o sunod-sunod talaga. Kawawa. Ingat po, yan. 55 aso na iligtas ng Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals na dapat sana'y kakatayin at gagawing azucena. Arestado naman ang dalawang lalaki na nagbabiyahe ng mga aso. Yan ang Ronda report ni Victoria Tulad. Victoria? Daya, mahigit 50 aso ang na-recover o nailigtas kahapon sa Pampanga mula sa hinihinalang dog ni traders. Ayon sa Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals, dadalhin sa mga lugar sa norte gaya ng Baguio, Ilocos at Pangasinan ng mga aso na nanggaling naman daw sa ilang probinsya sa Timog, gaya ng Cavite, Laguna at Quezon. Dahil masama ang lagay ng mga aso, mamaya ay patitignan daw ang mga ito sa veterinaryo. Nakakulong na sa Angeles, Pampanga Police ang mga suspect. Siya? Alright, maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala, puntahan naman po natin si Eddie Suzy at si Lynn. Thank you, Tony. Thank you, Rhea. Good morning ulit. Mahalagang balita para sa mga motorista dyan. At tataas na naman ang presyo ng mga... produkto ng petrolyo ngayong araw. Epektibo ngayon alas 6 ng umaga, magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanyang Chevron, Caltex, Petron at Phoenix Petroleum. 0.70 kada litro ang magiging pagtaas nila sa diesel at kerosene, habang 0.30 kada litro naman sa regular at premium gasoline. Habang iso petroleum naman, 0.85 kada litro magiging pagtaas sa diesel at kerosene, habang 0.45 kada litro naman sa kanilang gasolina. Nauna namang nagpatupad ng oil price hike ang kumpanyang Shell kaninang pasado alas 12 ng madaling araw. Paliwanag naman Department of Energy, tumaas kasi ng $3 ang presyo ng kada barilas ng diesel at mahigit $1 per barrel naman ang gasolina sa world market. Mukha parang every week na to, parang sanay na. Bawi na sila. Manhood na ba ako? O magsi-six na. Kaya mauna muna ako. 25 minutes. Sayang din yun. Oo, no. Magkano yan? At samantala, matapos tamaan ng malawakang fish kill, ang Pangasinan at Batangas na ang amba na rin ng ilang mangisda sa Laguna de Bay na posibleng magkamatay din ang kanilang mga alagang isda. Kaya naman nag-inspeksyon ng Laguna Lake Development Authority o LLDA sa Laguna de Bay para matiyak na ligtas ang tubig sa lawa at maiwasan din ang mga problemang nakita sa Batangas at Pangasinan. Isa sa mga minomonitor ang dissolved oxygen level sa tubig na sa initial na magsusuri ay mababa na rin pala. Problema rin ang 1,000 fish cages at 200 fish pens na illegal na nakatayo sa lawa. Patuloy naman pinag-aaralan ng LLDA ang mga posible maging aksyon nila laban sa mga may-ari ng mga illegal na fish cages. So I was thinking kasi, paano nila ma-infuse ng oxygen or whatever. Ang ano pala, mas maganda nga naman yung planong yun, tanggalin yung mga illegal. Kasi yes, so that the fish have enough space, breathing space, kumbaga. But how did they get there to begin with? Eh, parang informal settlers yan. Nakatayo na ba? May community na. Ako, pero magugulat ka kung sino mga may-ari ng mga fish pen na yan. Mga general ng militar. Mga general. Kaya mahirap tanggalin. Mahirap tanggalin. So, mas mataas ang rango kaysa sa mga nagpupulis-pulis sa kanila. Oo, hindi. Meron silang asosyon. Oh. Ay, malaki yung asosyon nila. Of illegal fish pen owners? Oo, oh, lakwa. Naglalabi-labi din. Aba. Well, anong tandaan na lang nila na kung may illegal, yun na nga, yung fish pen owners, yung kanila, mamamatay din in the end, di ba? Oo nga, actually. Talaga. Kaya kailangan isumbong talaga nila sa higher authorities. Yes, ma'am. At isang baby whale shark, kubutanding ang walang awang pinatay ng mga di pa kilalang suspect sa barangay Olokulu, Lawaan, Antique noong Sabado. Sinaksak ng 6 na beses at tinutulan ng buntot ang baby botanding na 1 taon at kalahati ang edad. May habang 15 talampakan at bigat ng 300 kilos. Ang mga botanding ang pinakamalaking isda sa buong mundo at madalas makita sa karagatan ng Pilipinas. Idiniklara itong endangered species noong taong 1998 kaya bawal itong hulihin o katayin. Tinuli na ang may-ari ng bangka na ginamit ang mga nakahuli sa botanding
at maaari daw siyang kasuhan kung hindi niya ituturo kung sino-sino ang pumatay sa Baby Butanding. I wonder what for? Hindi naman nila trip? Hindi naman nila kinuha yung buntot para ibenta? Siguro or trip. Trip lang? Trip lang. Kasi, well, it's a challenge for them, di ba? Yun siguro ang pinakabalita parte kasi ng Butanding. Alright. Mas madaling putulin. Kaya sakuri mo yung gitna. Diba? Baka may plano pa sila dapat na chop-chopin talaga lahat. Para kainin yun, baka nahuli sila. Yan, puting stainless lang katapat niyan. Naku! Okay, balitang sports naman tayo. Naging mapait para sa Dallas Mavericks ang pagganti ng Miami Heat sa Game 3 ng NBA Finals. Patapos talunan ang Heat ng Mavericks noong Game 2 sa mismong teritory ng Miami, pinaranas din sa kanila ng Miami ang masaklap na pagkatalo sa kanilang home court. Nagwagi ang Heat sa bakbakan kahapon sa Dallas sa sobrang dikit na iscore na 88-86. Sa kritikal na huling 39.6 seconds, nakalamang ang Heat 88-86 dahil sa jumper ni Chris Bosh. May chance sa rin makahabol ang Mavs, pero sa pinakahuling play, apat na segundo bago matapos ang laro, napunta muli. Eh, kung sino pa? Kay Dirk ang bola. Ngunit di gaya nung Game 2, na isinalban niya ang Dallas mula sa isang pagkatalo, nagmintis ang dapat sanang pangtablang tira para sa Dallas. Gaya na pangako na Phil ang coach ng Heat na si Eric Spoelstra, bumawi sila matapos ang mapait na pagkatalo noong Game 2. Alright! Magandang labanan! Sakit! Ay, na-meet yan si Eric Spoelstra na pumunta siya dito at nag-guess natin yun sa unang hirit. Kaya Miami Heat ako. At samatala kasama sa listahan ng highest paid athletes sa buong mundo ang ating pambansang kamaot pound for pound king Manny Pacquiao sa 2011 World's 50 Highest Paid Athletes ng Forbes magazine. Nasa 24th place si Pacquiao na may kabuang kita na $25 million o mayigit 1 bilyong piso sa nakalipas na 12 buwan. Dahil ito sa kanyang endorsements at pay-per-views para sa kanyang mga laban. Katay ni Pacman sa 24th place ang sikat ng Brazilian football player na si Kaká. At samantala na natili pa rin sa number one spot ang golfer na si Tiger Woods na may $75 million na kita na sinundan naman ni NBA superstar Kobe Bryant ng LA Lakers na kumita ng $53 million noong 2010. Wow! Alam mo, sa bawat laban ni Manny Pacquiao, ako natatakot ko kayo, baka bumagsak eh. Hindi siya yung shorts niya. Sa bigat ng endorsement. May material ang kotse, may kape. Kaya bisang ito mo lagi niya tinakasupatan niya. Kaya naman pala. Ayan. Uy, pero narito naman po ang maagang showbiz balita ni Luan Di. Luan? Good morning, Motherlin. Ito naman po ang ating magang Hollywood chikahan, mga kapuso. Big winner sa katatapos lang ng 2011 MTV Movie Awards, ang pelikulang Eclipse, ang third installment sa Twilight Saga movie series. Favorite ni Lin yan. 5 sa 8 nominations ng pelikula ang ipinanalo nito, kabilang na ang Best Movie, ang Best Kiss Award, muli rin pong nasungkit ni Bella at Edward o ang characters na ginagampanan ng rumored real-life couple na sina Kristen Stewart at Robert Pattinson. Inuwi rin muli ni Kristen ang parangal para sa Best Female Performance habang si Robert naman ang muling nanalo ng Best Male Performance. Dagdag pa riyan ang award niya para sa Best Fight. Ang mga nanalo ay pinili sa pamamagitan ng online votes. Kaya naman hindi nakatakataka ang pagkapanalo ng 3D concert film na Never Say Never ni Justin Bieber para sa Best Jaw-Dropping Moment category. Natalo pa nito ang iba pang pelikula tulad na lang ng Academy Award-winning movie na Black Swan. Si Reese Witherspoon naman po ang binigyan ng Generation Award o ang maituturing na Lifetime Achievement Award. Happy morning everyone! Nakikita niyo sa likod ng kuyang haring araw, ano? Ayan mga kapuso, ito na po ang ating hirit panahon para po sa inyo mula naman po sa PAGASA. Meron po tayong namamataan, meron po silang namataang sama ng panahon or low pressure area. Yan po ay nasa 770 kilometers east of Surigao City. At yan po ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o hangin po mula sa Northern and Southern Hemisphere na nagsasalubog sa Equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Ang direktang matatamaan po nitong pag-uulan na ito ay ang Visayas at Mindanao. Medyo ingat-ingat po kayo dyan dahil posible po kayo makaranas sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. So ingat-ingat. Ang Metro Manila naman po makakaranas sa madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat.